kwento ni Jonas at ang paglahamon ng malaking isda sa kanya, ang isa sa mga pinakakontrobersyal at kaakit-akit sa Biblia. Si Jonas ay isang propeta at siya ay isinusugo ng Diyos sa Ninive. Pinapunta siya ng Diyos para mangaral at kung hindi sila magsisi ay gugunawin niya ang lugar gaya ng ginawa niya sa Sodom at Gomora. Totoo ba ang lahat? Nangyari ba talaga? At kung ito ay totoo, paano nabuhay si Jonas sa tiyan ng malaking isda? At kung anong klaseng isda ito? Tara't samahan niyo kung alamin ang katotohanan at kung ano ang matututunan natin kay Jonas. Pero bago yan, sino nga ba si Jonas? Si Jonas ay pinaniniwala ang nabuhay noong 8th century BC, sa panahon ng paghahari ni Jeroboam II, ang hari ng Israel. Siya ay anak ni Amittai at nagmula sa Gath Hefer, isang bayan sa hilagang bahagi ng Israel. Ang aklat ni Jonas ay nagsimula sa pag-uutos ng Diyos kay Jonas na pumunta sa lungsod ng Ninive at balaan ang mga tao tungkol sa kanilang kasamaan. Pero tumakas agad siya sa Panginoon, pumunta siya sa Joppa, at nakakita siya roon ng barkong paalis papuntang Tarshish. Sinusubukang takasan ang kanyang banal na misyon, nang nasa laot na sila, nagpadala ang Panginoon ng napakalakas na hangin at halos mawasak na ang barko. Kaya natakot ang mga tripulante, at ang bawat isa sa kanila ay humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos. Itinapon nila ang kanilang mga kargamento sa dagat para gumaan ang barko. Si Jonas naman ay nakababa na noon sa ilalim na bahagi ng barko, humiga siya at nakatulog ng mahimbing. Pinuntahan siya ng kapitan ng barko at sinabi sa kanya, "Nagagawa mo pang matulog sa ganitong kalagayan. Bumangon ka at humingi ng tulong sa iyong Diyos. Baka sakaling maawa siya sa atin at iligtas niya tayo sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante at nagpalabunutan upang matukoy kung sino ang dahilan sa sakunang nangyayari at nang magpalabunutan na sila, nabunot ang pangalan ni Jonas. Tinanong nila si Jonas kung anong hanap buhay at kung saan siya nanggaling. Sumagot si Jonas, "Ako ay Hebreo at sumasamba sa Panginoon, ang Diyos sa langit na lumikha ng dagat at ng lupa." Ipinagtapat ni Jonas na siya ay tumatakas sa utos ng Diyos at iminungkahi na itapon siya ng mga mandaragat sa dagat upang pakalmahin ang bagyo. Sapagkat alam niya na siya ang dahilan kung bakit dumating ang napakalakas na hangin. Hindi nila sinunod si Jonas, sa halip, sinikap ng mga tripulante na sumagwan papunta sa dalampasigan, pero nahirapan sila dahil lalo pang lumakas ang hangin. Kaya tumawag sila sa Panginoon at nakikiusap na huwag silang hayaang mamatay dahil sa gagawin nila kay Jonas. Pero alam nila na ang mga nangyayaring ito ay kalooban ng Diyos. Kaya binuhat nila si Jonas at inihagis sa nagngangalit na dagat at kumalma nga ito. Samantala, nagpadala ang Panginoon ng isang malaking isda para lunukin si Jonas. 3 araw at 3 gabi siya sa tiyan ng isda. Paano nga ba nabuhay si Jonas ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng malaking isda? At anong klaseng isda ba ang lumunok kay Jonas? Unang-una, ito ay hindi carnivorous na isda o hindi mahilig sa karne dahil ito ay kumakain ng mga halamang dagat. Ganito ang sinasabi ni Jonas nang nanalangin siya sa loob ng tiyan ng isda sa Jonas 2 verse 5. "Lumubog po ako sa tubig at halos malunod. Natabunan ako ng tubig at ang ulo ko ay napulupitan ng mga halamang dagat." Ang sabi dyan ay napulupitan siya ng halamang dagat. Ibig sabihin, maaaring isa itong herbivorous na isda na kumakain ng halamang dagat. At kung ang nakapalibot sa kanya ay mga halamang dagat, ibig sabihin may oxygen siya sa loob ng malaking isda. Scientifically, mabubuhay siya ng 3 araw. Kaya, wala itong digestive enzymes, tulad ng isang carnivorous na isda na maaaring mabilis na pumatay kay Jonas. Dahil kung carnivorous yon, matutunaw si Jonas sa mga gastric juices. Ang mga carnivorous na isda ay kumakagat at ngumunguya sa kanyang biktima, habang ang mga herbivorous na isda, o grazers, ay kadalasang walang mga ngipin sa panga, ngunit may mga parang ngipin na nakakagiling sa kanilang mga lalamunan, na tinatawag na pharyngeal teeth. Masusuffocate ang mga isda kung susubukan nilang ngumuya, dahil ang pagnguya ay makakasagabal sa pagdaan ng tubig sa mga hasang na kinakailangan para sa pagkuha ng oksigen. Anong klaseng isda ba ang lumunok kay Jonas? Ang malaking isda sa Hebrew ay dagadol, at sa Griego ito ay sea monster. So, kung ito ay isang sea monster, may posibilidad daw na ito ay isang leviathan. Ang leviathan ay isang malaalamat na dambuhalang halimaw sa karagatan na sumisimbolo sa kaguluhan at kasamaan. May nagsasabi na ang Leviathan ay isang Loch Ness Monster. Subalit ayon sa paniniwala ng ancient civilization, sila ay naniniwala din sa isang sea creatures na tugma sa description ng Biblia sa Leviathan. Iba nga lang ang tawag nila dito. Sa Cambodians ito ay Naga. Lotan sa Canaanites. Tiamat sa Sumerians.
Yamata no Orochi sa Japanese, Hydra sa Greeks at Romans. Kaya posibleng may literal ngang Leviathan na nabuhay noon sa mundo, ngunit pinuksan na siya ng Diyos sa Isaiah 27 verse 1. O di kaya may Leviathan pa din hanggang sa ngayon, ngunit siya ay nasa pinakakailaliman ng dagat. May dalawang uri ng Leviathan ang umiiral sa iba't ibang mitolohiya at sa Biblia. Ang terminong Leviathan ay kadalasang inilarawan bilang malalaking balyena o sea monsters. Sa Biblia, dinescribe ang Leviathan sa Job chapter 41. At ito ang ilan sa mga sinabi, sabi sa verse 1. Mabibingwit mo kaya ang dragon na Leviathan? Matatalian mo kaya ang nguso niya ng lubid? Verse 18-19, kung siya ay bumahin, ang ilong ay nag-aapoy, mata niya ay mapula parang araw sa dapit hapon. Mula sa bibig niya ay may apoy na lumalabas, mga baaga ng apoy ang duwi sumisiklab. Sabi din sa Psalms 104 verse 26. At doon din lumalangoy-langoy ang nilikha niyong dragon na Leviathan. Sa siyensya, dinescribe ang Leviathan bilang isang prehistoric whale na binubuo ng isang species na kilala bilang Leviathan melvilli. Ang prehistoric whale na ito ay pinaniniwalaan na isa sa largest predators na nabuhay at pinangalanan pareho sa biblical na sea monster na Leviathan. So, kung may nagsasabi na ang isda na lumunok kay Jonas ay isang balyena, alam mo bang may isang veteranong maninisid ng lobster na nagngangalang Michael Packard ang nilamon ng buo ng humpback whale noong June 11, 2021 sa baybayin ng Provincetown, Massachusetts. Naramdaman niya di umano na may bumangga sa likuran niya at ilang sandali pa ay nagdilim ang kanyang paligid at napagtanto niya na siya pala ay nasa bibig ng isang humpback whale. Tumagal siya sa loob ng 40 seconds at nagpatuloy siya sa paghinga dahil nasa loob pa rin niya ang kanyang breathing apparatus at nang nalaman ng whale na may tao sa bibig niya ay niluha niya ito. Nasaksihan ng mga kasama niya ang nangyaring pagluha sa kanya ng balyena. Kaagad na dinala sa hospital si Michael at na-dislocate lamang ang buto sa tuhod niya. Ang mga humpback ay hindi agresibo at iniisip ng mga scientist na ito ay isang aksidenteng pagtatagpo. Ang mga humpback whale ay maaaring lumaki hanggang 18 metro o 60 talampakan at tumitimbang ng mga 40 tonelada. Dahil sa pangyayaring ito, maraming tao ang naniwala na ang isdang lumunok kay Jonas ay isang malaking balyena. Ayon sa mga oceanographer, tinatayang 97% ng tubig sa mundo ay matatagpuan sa karagatan. Sa kabila ng laki nito, nananatiling misteryo ang karagatan. At alam mo bang mahigit sa 80% ng karagatan ay hindi pa kailanman nadidiscover o nakita man lang ng mga tao? So, ang isda na kumain kay Jonah ay maaaring nakatago pa din sa kaila-ilaliman ng dagat hanggang ngayon dahil inihanda lang ang isda na yon para kay Jonas. Paano tumagal ng 3 araw si Jonas sa tiyan ng isda? Noong ang Panginoong Hesukristo ay nasa ilalim ng lupa, ang kanyang katawan ay patay o walang malay ng 3 araw. So, si Jonas din ay may posibilidad na nasa parehong sitwasyon tulad ng Panginoong Hesus, patay at walang malay. Ang sabi sa Matthew 12 verse 40. Kung paanong nasa tiyan ng dambuhalang isda si Jonas sa loob ng 3 araw at 3 gabi, ganoon din naman ang mangyayari sa akin na anak ng tao. 3 araw at 3 gabi rin ako sa ilalim ng lupa. Ang sabi sa Jonas 2 verse 2. At kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati, at siya'y sumagot sa akin, mula sa tiyan ng Sheol ako'y sumigaw, at iyong dininig ang aking tinig. Ang sabi dyan ay nasa tiyan ng Sheol. Sa Biblia ang meaning ng Sheol ay ang lugar ng katahimikan at kadiliman na namamalagi pagkatapos ng kamatayan. Buhay man o patay si Jonas sa tiyan ng malaking isda, ang alinmang interpretasyon dito ay posible. Sapagkat pwede siyang mabuhay dahil may oksigen siya dahil sa mga halamang dagat na pumulupot sa kanya. Pwede din siyang patay tulad ng nangyari sa Panginoong Hesus. Kaya, ang nangyari kay Jonas ay posible ayon sa siyensya. Siyempre, himalang nangyari din ito. Sabi sa Luke 18:27, ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Bumalik tayo kay Jonas, sa loob ng tiyan ng malaking isda, nananalangin si Jonas para sa kanyang kaligtasan at awa ng Diyos. Pagkaraan ng 3 araw, inutusan ng Panginoon ang isda at iniluwa nito si Jonas sa dalampasigan. Muling inutusan ng Diyos si Jonas na pumunta sa Ninive at inihatid ang mensahe ng nalalapit na paghuhukom. Sa pagkakataong ito, si Jonas ay sumunod. Pumasok siya sa lungsod at ipinahayag na sa loob ng 40 araw, ang Ninive ay mawawasak. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos.
Kaya lahat sila, mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba ay nagsuot ng damit na panluksa at nag-ayuno upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Sapagkat nang mapakinggan ng hari ang mensahe ni Jonas, nagsuot siya ng damit na panluksa at naupo sa lupa upang ipakita ang kanyang pagsisisi. At nag-utos ang hari na walang sinumang kakain at inom kahit ang mga alaga nilang mga hayop. Pinagsuot din silang lahat ng damit na panluksa at taimtim na nanalangin sa Diyos. Sinabi din na talikdan nila ang masamang pamumuhay at pagmamalupit. Nakita ng Diyos ang kanilang ginawa kung paano nila tinalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Kaya nagbago ang kanyang isip at hindi na niya nilipol ang mga taga Ninive gaya ng kanyang sinabi noon. Nainis si Jonas dahil sa pagpapatawad at ahuwaw ng Panginoon sa Ninive at galit na galit siya. Lumabas si Jonas sa lungsod at umupo sa gawing silangan nito. Gumawa siya ng masisilungan at sumilong doon habang hinihintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Dahil mas gusto niyang makita silang malipol. Gayunpaman naawa ang Diyos sa lungsod ng Ninive na may mahigit 120,000 na tao na walang alam tungkol sa mga kautusan ng Diyos. Bakit gustong malipol ni Jonas ang mga taga Ninive kahit nagsisi na ang mga ito? Mayroong ilang mga posibleng dahilan sa pagnanais ni Jonas na makitang malipol ang Ninive. Una, ang Ninive ang kabiserang lungsod ng Assyria, isang walang awa at mahilig makipagdigman ng mga tao na mga kaaway ng Israel. Ang pagkawasak ng Ninive ay makikita sana bilang isang tagumpay para sa Israel. Pangalawa, dahil sa katanyagan ng pagsamba nila sa Diyos-Diyosa nilang si Dagon, isang isda na naging popular sa Mesopotamia. Ilang beses din binanggit si Dagon sa Biblia, sa mga Hukom 16 verse 23, 1 Samuel 5:1-7. Unang Kronika 10 verse 8-12. Ang mga imahe ni Dagon ay natagpuan sa mga palasyo at templo sa Ninive at sa buong rehiyon. Sa ilang mga kaso, siya ay kinakatawan bilang isang tao na may suot na isda. Sa iba siya ay kalahating isda at kalahating tao o isang merman. Dahil sa pagsamba nila sa Diyos-Diyos ang isda, ginamit ng Diyos ang isang balyena o malaking isda bilang paraan ng transportasyon ni Jonas at tiyak na nakakuha ng pansin sa taga Ninive. At ayon sa mga iskolar, maraming mga tao ang nakasaksi at nakakita sa kanya na isinuka sa baybayin ng isang malaking isda. At dahil sa pagdating ni Jonas, nagsisi ang mga taga Ninive. Sa modernong panahon ngayon, ang Ninive ay matatagpuan at kilala na ngayon bilang Mosul, Iraq. Ano nga ba ang matututunan natin kay Jonas? Dapat nating isaisip na madalas nating makita ang ating sarili sa propetang si Jonas. Sinisikap nating tumaka sa plano ng Diyos para sa ating buhay kapag inilalagay tayo nito sa isang delikado o mahirap na sitwasyon. Subalit hindi tayo makakataka sa Diyos. Siya ang nakakaalam at nakakakita ng lahat. Nagalit si Jonas dahil sa awa at kabaitan ng Diyos sa mga tao ng Ninive na pinaniniwalaan niyang hindi karapat-dapat ng awa. Siya ay lubos na nagalit dahil nakalimutan niya na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay isang mapagpatawad at handang magpaabot ng kanyang awa sa lahat. Kaibigan, kailangan natin maging maawain sa kapwa at maisabuhay ito. Ang maawain ay inaasahan niya sa mga tao ang mabuti at hindi naghahanap ng masama na maipupuna. Halimbawa, may kaibigan ka na nagsabi sa iyo ng, naku, huwag ka maniwala sa kanya, sinungaling yan at wala nang pag-asang magbago. Ang taong maawain ay handang magbigay ng positibong pananaw sa isang tao na pwede pa din itong magbago sa tulong ng Diyos. Hindi ka kaagad manghuhusga, hindi mo interpret ang text o message sa iyo ng masama. O binibigyan mo ng kulay ang lahat ng ginagawa o pinopost ng ibang tao sa social media. Ang maawain ay hindi muna nagbibigay ng pakahulugan sa lahat ng sinasabi at ginagawa ng isang tao at hindi laging naghahamon ng away. Sabi sa Matthew 5 verse 7, mapalad ang mga maawain dahil kaawaan din sila ng Diyos. Naiintindihan ko na nasaktan ka sa panluloko sa iyo, pero wag mo na itong suklian ng isa pang pagkakamali. Maaaring makaganti ka nga, pero hindi worth it, hindi ka din liligaya, at hindi ka din magkakaroon ng katahimikan. Pero kung ipapaubaya mo yan sa Diyos, ay pagpapalain ka pa niya at bibigyan ng kapayapaan sa puso dahil nakita niya na mahal mo talaga siya, dahil minahal mo ang iyong kaaway. Sabi sa Matthew 5 verse 39, ngunit sinasabi ko sa inyo na huwag niyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Matthew 5 verse 44-45, ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin niyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin niyo ang mga umuusig sa inyo. Kung gagawin niyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit. Nais ng Diyos na iabot ang kanyang kaligtasan sa lahat ng magsisisi at magbabalik loob sa kanya. Mayroon bang anumang mga imposible sa Diyos?
Kaya nga siya Diyos, dahil mayroon siyang kapangyarihan, kahit na ang kapangyarihang magdala ng buhay pagkatapos ng kamatayan o magligtas ng isang tao mula sa sitwasyong nagbabanta sa buhay. Naniniwala ako sa anumang sinasabi sa atin ng Biblia tungkol sa kwento ni Jonas. Ang siyentipikong pagsisiyasat ay hindi aktwal na nagpapakita kung gaano katalino ang mga tao, ngunit ito ay nagpapakita kung paano ang mga tao ay labis na nag-aalinlangan sa kung ano ang magagawa ng Diyos. Dahil may ilan na nagsasabing naniniwala sila sa Diyos, ngunit hindi naniniwala sa nakasulat sa Biblia. Ang paghusga ng Panginoon sa sangkatauhan ay hindi base sa kaalaman ng isa hinggil sa paniniwala kung ito ba ay balyena o isang leviathan. At kung ang paniniwala ng isa na namatay si Jonas o hindi. Marahil hindi na ito mahalaga sa pananaw ng Diyos. Walang duda na ang huhusgahan ng Diyos ay ang pagkatao ng isa kung ito ay totoong sumusunod sa kanyang mga utos o hindi. Maraming salamat at God bless. Ano ang masasabi mo sa ating nakakatuwang topic ngayon? May gusto ka bang mga tao o sikat na karakter sa Biblia na pwedeng makontent sa susunod na video natin? Hihintayin ko ang sagot mo sa comment section. At huwag mo din kalimutan mag-like at mag-subscribe ka na din sa ating channel. God bless.